Ngayong araw mga buddy ay magaganap ang isang malupitang revenge natin kay Bon. Alam niyo ba mga buddy, napapadalas na ang mga prank ni Bon sa akin nang wala akong bawi. Noong nakaraan, puro pustiso ko na lang ang napag-iintresan mo. Ito yung mga prank niya. Oras na para nakawin ang pustiso, Boss Tony Ba. Unang makapagbigay sa amin ni Carlene ng pustiso ni Boss Tony, mapapalik ang cellphone! Buli ka na, Boss! Pag-presume niyo muna ako, teka lang. Oo, sige, kung sino unang kikis sa akin, yan. Di ba nakaka-bad trip? Ngayon, hindi ako nakakagawa ng revenge sa'yo dahil busy ako. So ngayong araw mga buddy, unang araw nila, wala sila Bon. Nasa Dumaguete sila. So ngayon mga buddy, eto ang napag-biskitaan ko. Si Monster Rap, iniwan sa akin ni Bon yung kanyang mamahaling kotse. Eto yan. Yawn! Oy! Katunayan mga buddy na nasa akin ang susi. I-start natin ang ating malupitang Monster Rap 2.0 chop chop. Gagawin natin ngayon yung ginagawa niya sa GTA 5 na nagcha-chop chop ng sasakyan. Ito, start ko ha. Tingnan natin ang magiging reaction natin Del at ni Argon na ipapa-junk shop natin si Monster Rap. Trap as by sa loob. Boy! Bakit, boss? Ibibenta ko si Monster Rap sa junk shop. Uy, baka magalit si Bon, boss! Alam mo, boy, marami nang kasalanan sa kanya si Bon. Bakit? Lagi niya nang pinabidiskitaan ang mamahaling pustiso ko. At Golden? Golden! Pustiso lang. Kaya ngayon, boy, magre-revenge ako sa kanya. Ipapa-junk shop ko na ngayon si Monster Rap. Ayan, boy, oh. Nasa akin ang mamahaling... Boss! Uy, walang... Huwag mo galawin ang kotse ng boss ko. Hindi pwede. Madami nang kasalanan sa akin yun. So ngayon, ipapa-junk shop na natin siya. Tanungin naman natin si Ate Del. Tidel, parang kang president na. Kailan ang laya mo? Sa 21 pa ako. Sa di boss. Di boss, anak Tidel, nasa akin susi ni Bon. Ipagpapaalam ko muna siya sa'yo. Si Monster Rap, ija-junk shop ko. Nakupatay tayo kay bossing. Ibibenta ko siya ng 10,000. 10,000 lang man yan ah. Kasi Ate Del, marami na siyang ginawang katarantaduhan sa akin. Dami niya mga prank sa akin, hindi man lang ako nakagante. So ngayon, ito yung paraan para makagante. Ako! Tayo kay bossing pag-uwi, wala na sa sasakyan. Ikaw ang patay, Ate Del, kasi sasabihin ko, pumayag ka. Hindi ako pumapayag, boss! Tara, mag-arap na tayo ng junk shop. Tara na, ano pang hinihintay nyo? Sumakay na kayo! Alright, mga boys, oras na para ipa-junk shop na natin to. Kaso meron tayong problema. Hindi ko alam kung saan may junk shop dito sa may subdivision namin. Kaya magtatanong tayo sa mga security. Ito, ito, ito. Kuya, magandang hapon. May tatanong lang ako. Saan may junk shop dito, kuya? Saan po may junk shop dito? Junk shop po. Bentahan ng mga bakal. Ipapakilo ko na kasi itong sasakyan eh. Seryoso kuya, papakilo ko na to. Kasi yung may-ari na ito, madaming kalukuhan, madaming ginagawa sa akin, kaya ipapakilo ko na to. Si Boss Bon? Oo, si Bon. Saan ba may junk shop dito kuya? Hindi nyo rin alam. Kasi magtatanong ako dito ako. Salamat kuya. Walang junk shop dito kaya gaanap tayo. Siguro somewhere sa labasan. Huwag tayo dito. Alright mga buddy, sa mga oras na to, wala po tayong makitang junk shop sa subdivision. So confirm na kailangan natin lumabas para doon tayo maghanap ng junk shop. Tatanong ulit tayo second attempt dito sa mga security. Kuya magandang hapon, may tanong lang ako. Kuya saan po may junk shop dito? Sa labasan. Sa labasan? Saan kaya banda? Papa junk shop ko na kasi itong kotse. Junk shop kuya. Kilala niyo ba yung may-ari nito? Ay, vlogger niya sa Bon. Oo, si Bon, di ba? Eh, marami ng kasalanan sa akin yun eh. Kaya papa-junk shop ko na to kuya. So, sa labasan kuya, no? Thank you kuya. Salamat. Famous palawat niya mo ah. Famous. Alam niyo guys, every time nasasakay tayo dito sa kotse, tangin na, celebrities ang datingan. Sikat kasi itong kotse na to eh. Kapag nakita nila itong kotse na to, mala Bon or Donna ang datingan natin. Mamaya pa, parking dating na niyo, papakita ko sa inyo ah. Na sikat to. Ayan mga buddy, nakakita na puno tayo ng junk shop. So either dito ang junk shop mga buddy. Yes sir! Pasok na tayo dito. Papa-junk shop na natin to mga buddy. Ito na guys yung junk shop. Artista feels kapag nandito dito kayo, may mga tropa tayo. Mga tropa! Sabi ko sa inyo eh. Kaya lang, bababa na ako. So nandito na tayo sa junk shop. Meron silang mga price list dito. Ayan o, may tanso, 380, mga bakal. Okay, kayo may-ari dito. Eh kasi papakilo ko kasi itong kotse. Oh sige! Papakilo pa ba kayo? Hindi plano ko sa sana ibenta yan. 10,000. Kaya? Sige, sige. Pumuli natin yan. Kasi yung may-ari na itong kotse na to. Ang daming kasalanan sa akin eh. Ano bang problema sa may-ari niyan? Baka masangkot tayo dyan. Eh, lagi akong pinaprank eh. So kaya ang ganti ko sa kanya, bibenta ko na yung kotse na yan. 10,000. Baka naman magkaroon ako ng
Hindi kuya, panalo ka lang dyan. Hindi kuya, joke lang. Hindi kasi, niloloko ko yung tropa ko na revenge ko sa kanya to, na kapag hindi siya umuwi sa loob ng 24 oras, ipapachap-chap ko na yung kotse niya. Babalik ako dito kuya kapag ano ha. Ayan, so mga buddy, nasa junk shop na tayo this moment. Kaya ikaw, Bon, kung napapanood mo tong video na to, sabi mo muna sa akin, please master, dahil sa loob ng 24 oras na kapag hindi ka umuwi, tasasyaan tayo. Ibibenta ko na talaga to. Ayan, madami tayong tropa naghihintay. Tinan mo, makita mo. Mga tropa tayo naghihintay dyan. Sabi sa'yo, artista feels eh. Bossing, kilala nyo ba yung may-ari nito? Si Bon! Si Bon! May atraso sa akin yun eh. Lagi niya kasi ako pinaprank, kaya ibibenta ko na tong kotse niya. Approve ba kayo doon? Yeah, benta mo na! Ayan, so mga buddy, babalik na tayo sa BG House. Tara na. Dito na tayo sa BG House, boys. Alam niyo mga buddy, hindi ko na tinuloy yung pag-junk shop. Sinawa ako kay Bon. Alam mo naman, matali kong kaibigan niya si Bon eh. Pero, iisip na lang ako ng ibang prank. Kaya magpapike lang ako ah. Okay! So, nakapark na natin yung kotse ni Bon. Hindi ko na siya binenta to junction. Sina, baka magali tayo si Bon ng todo eh. Pero, kinanbas na natin. Nagawa man natin ang ating revenge prank. Sigurado ako pag napanood ni Bon to, magagalit sa kanya na talagang magre-revenge din sa kanya. Kasi ito si Monster Up, mga buddy. Mahal na mahal ni Bon to eh. Baka umiyak eh. Alam mo naman, ayoko nagpapayak ng kaibigan. Ayan, so, bukas mga buddy, sa next video natin ay magkakaroon po tayo ng staying overnight sa loob ng trunk. Either, gusto ko rin sana gumawa ng tent dito. Dito ako matutulog. Anong gusto nyo? Sa trunk o dito sa likod? Magtatayo tayo ng tent. Dito tayo sa likod ng kotse ni Bon. Leave a comment mga buddy. At syempre, make sure to subscribe. Dahil road to 600,000 subscriber na kaagad tayo. Malapit tayo sa 1 million. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo. Alright mga buddy. Maraming salamat sa panonood. I think dito ko natatapusin tong video na to. Dahil sa 21, babalik na sila Bon dito. May miss ko sila. Nasa Dumaguete kasi sila. By next day, mag-update tayo dun sa may aeroplano na sasakyan natin. Yung maliit. Mag-glider tayo. Kasi maganda na yung weather ngayon. Hanggang dito na lang mga buddy. Hanggang sa muli. Ako nga pala, syempre, si Boss Tony nagsabing goodbye. Paalam guys. Peace, yo. Woo!